Naranasan mo na bang masaktan? Oo. Nagmahal, nasaktan, at tuluyan ng iniwan. Naranasan mo na bang masaktan? Oo, oh, hindi alam. Pag alam niya. Naranasan mo na bang masaktan? Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Sa ngalan ba ng pag-ibig? Oo. Yung feeling na malapit ka na pero pinagpalit ka pa sa iba. Kasi busy ka sa pag-aaral mo. Tapos siya sa laro-laro lang. Kaya influence din ng barkada. May pinakilala yung barkada niya. Tapos boom, nagka-developan. Parang ako, pinakilala din ng barkada niya. Kaya pinagpalit niya yung last niya. History repeats itself. So sad. Meron kasi akong boyfriend. 3 years na kami related. So yung 3 years na yun, ganyan ko rin yung nagloko siya ng babae siya. Nagloko siya ng ibang babae lang sa mga. Tapos, ang nangyari, isang buwan atang nakikip na parang nagkakaroon ng nabuan sa amin. Sampa namin yun na. Tapos sabi niya sa akin, gusto niya nang makipag-break. Tapos nalaman ko na may nangyayagawan pala siya. So yun, masakit sa akin. Kasi nga, 3 years mahigit kami, tapos nakawa niya pang mag-break. So inisip ko na parang kaya ko ipalit yung 3 years namin sa bago niya. Tapos nung makarang araw, nag-usap kami noon. Tapos, ano na yun, nag-alis na kami. Nagsuyo-suyo naman siya ng ilang araw. Halos ayaw ko na nga siyang balikan eh. Kaso, nakakala ko siya. So, mas na naibig yung pamamahal ko sa kanya. Maraming beses na akong nasaktan. Siguro, hindi lang sa kaibigan, pati din sa love life. Pero yung pinaka nasaktan ako is yung feeling na binigay mo na lahat, binili mo yung gusto niya, tapos kulang pa rin, tapos iniwan ka pa rin, alam mo yun, tapos yung feeling na nag-e-effort ka naman, pero nagkukulang pa rin, yung alam mo yung pakiramdam na ano ba yung kulang? Ano ba yung kulang sa pagmamahal na binibigay ko at kailangan ko pa rin, ay, masaktan. Tapos, hindi ko naman sila masisi na nakukulang ako kasi, alam mo yun na, may nagawa kong kasalanan, tapos babawi ako. Pero pag sila naman yung may nagawang kasalanan, okay lang sa akin. O pa yung masasaktan na, iintindihin ko na lang kasi, para iintindihin ako, ganun, alam, may nayaw na. Stop mo na ako. Ganito kasi yun. Bale, magkabali kami noon. Sabay kami nagtitraining. Lahat naranasan namin yung hirap sa training. Bale, officer kami sa ROTC noon. So, nag-quit siya dahil gusto niya maging active soldier noon. So, nung malapit na din yung training namin sa Manawag, bale, 5 months na siyang naniligaw. Then, sinagot ko siya nung June 24, 2019, and then, nung kinabukasan ng 25, parang may nag-uwil sa akin na buksan yung account niya since hindi ko naman yung intention na kunin yung account niya, pero yung may nag-uwil talaga sa akin na buksan niya, so binuksan ko siya. Nakita ko na may mga kachat siya. Siyempre, ikaw naman na babae, magtataka ka din naman kung ano yung pinag-uusapan nila, kung ano ba yung kanina. Since girlfriend ka na niya, nililigawan ka na niya noon, dapat sana loyal na siya sa'yo. I mean, faithful na siya sa'yo. Yun lang naman yung gusto ko. Noong July 7, since marupok ako, nagbalikan ulit kami. Pinagbigyan ko ulit siya ng second chance. Since nung nagbalikan kami, nagbalikan din pala sila ng ex niya na 2 years. So, parang
sabi niya pa noon, two years na sila. So parang dinisregard niya ako. Yung 2 weeks namin, dinisregard niya ako. So nasaktan ako noon, kaya nasabihan ko siya ng masasakit na salita. So yun, masakit talaga, masaktan. Ang hirap magmahal. Yun lang. So, sa nakaranasan mo na yun, magmamahal ka pa ba ulit? Depende siguro kung will ni God. Why not, di ba? Yung lang. Nasaktan? Bawal daw ito. Nasaktan lang naman ako nung nalaman ko na bumalik sa ex niya, malamang. Sobrang sakit na. Alam mo naman yun, di ba? Yung tipong hindi mo maintindihan kung ano yung mararamdaman mo, hindi mo lubos maisip na bumalik siya sa sobrang tagal nyo ng dalawa, tapos bumalik pala siya sa ex. Nang kayo pa, o di ba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero syempre, meron naman yung mga kaibigan mo na tumulong at nag-advise sa'yo kahit na sobrang tanga mo. Kaya kung umiyak ka. Kasi nga syempre pumili na, di ba? Alam ka namang ibigay mo yung sarili mo sa kanya. Alam ka namang sabihin mo na iwan niya yung parang ang unfair naman.